tiningnan ko po rin sa ano, nakatagilid ang babae, wala na pong saplot pang ibaba. Naliligo po sa dugo yan, yung kulay dilaw na yata ang damit noon, puro na pula. Tapos labas ang bituka, may saklak sa bituka, tapos sa leeg, tatlong tama yata sa leeg yun eh. Tusok, tapos dito sa may hita, laslas. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 19-anyos na working student na nakatira sa Taytay. Ang biktima ay kinilalang si Christine Avila, isang grade 12 student mula Arellano University sa Pasig, tiyangge vendor sa Taytay at umiekstra rin ng gawaing bahay sa mga kakilala para sa karagdagang kita upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Wala po kasi ako masabing masama sa kanya kasi ano, may balak na rin po kasi siya mag-drop out kasi nga ang layo po ng school namin. Yung pamasahe namin balikan, umabot 150, ganun. Tapos isipin nyo kung ang pasok namin 3 days, dalawang araw lang siya makakapasok. Tapos pag pangatlong araw, wala na siyang pamasahe. Kaya minsan, pag may mga gawain nga dito sa bahay na kaya ko naman tulungan, nagbibigay po talaga ako papautang o kaya naman maghuhugas po. Sabi niya, Justin, maghuhugas ako, papahugasin ko po siya sa bahay para lang may gawin siya. Talagang pinapaaral niya po yung sarili niya. Nung mga nauna pong ano, pasok, wala po siyang uniform. Lagi lang siyang naka-civilian. Pero ito, this week lang din po, nakabili na siya ng uniform. As tuwan-tuwa po siya, binalita niya, sabi na mukha na raw siya estudyante pumasok. Gustong-gusto niya po kasi uniform namin eh. As ang bili niya po ron 580, kaya balak po nun mag-night market, magtrabaho sa gabi para yung ginastos niya sa uniform mabawi. Kasi nga po sa pamasahe, kasi medyo mahal din po yung uniform. Bagamat walang kasama sa bahay si Christine, malapit naman ito sa mga kapitbahay at mga kaklase. Iisa ang pagkakakilala sa kanya. Mabait, masipag, at matalinong bata. Minsan po sa akin ang hihingi ng kanin, dahil siya lang dyan mag-isa. Sa akin pumupunta, malambing yung bata na yun. Dahil kapitbahay ako, tinuturing ko na kapatid ko. Mabuti po siyang kapatid. Mabait po. Napakabait po ng kaibigan ko na yun. Kahit wala po talaga kayong mga balitaan dito, lagi lang po siyang trabaho, school, balik dito, trabaho. Tapos sobrang sipag po pag wala po siyang pera. Justin, baka may trabaho kayo sa bahay, maglalaban na lang ako, magugas ng plato. Kahit po ng trabaho, tinatrabaho po niya. Minsan po di po siya nakapasok, wala po siyang pamasahe. Gabi ng Disyembre 4, araw ng Linggo, nang umalis si Christine sa tinitirhan nito sa Taytay. Isinama siya ng katrabaho niyang babae sa bahay nito sa Don Mariano sa Barangay San Juan, Cainta upang maglabada. Pero kalaunan ay nayaya nila itong makisama sa kaunting salo-salo sa bahay rin ng kanyang katrabaho. Lingid sa kaalaman ni Christine, kasama pa pala nila ang isa pa nilang katrabaho na manliligaw niya. Nang gabi ring iyon, nagkayayang uminom ang magkakaibigan. Lunes ng umaga, nabulabog ang isang residenteng nagpakilalang Leo nang mamataan niya ang isang lalaki na nananakbo palabas sa inuupahan ng katrabaho ni Christine. Noong una, inakalang magnanakaw ito. Eh, hinabol po namin papunta ng labasan. Hindi namin inabot. Pagdating sa may isparot, malapit na, nanutok doon ng lalaki may dalang bike. Naagaw po niya ang bike, dire-diretso po doon sa labasan, sa gate. First gate, yung bike, naiwan na po niya roon. Pati yung bag niyang may ID, naiwan niya. Pero yung kutsil yung ginamit sa pagpatay, hinagis niya rito sa may Kilapalumar. Pero diretso pa rin ang habol namin hanggang sa sigaw kami ng sigaw sa highway. Harangin nyo, magnanakaw, magnanakaw. Umasok po doon sa second gate. Hindi na po namin inabot, lumabas na sa papuntang Brookside. Nang hindi nito mahabol ang lalaki, bumalik na si Leo sa lugar ng pinangyarihan. At tumambad na sa kanya ang isang nakapanlulumong pangyayari. Dahil ang inaakala niyang magnanakaw, manggagahasa pala. At iniwan itong wala ng buhay ang biktima. Ang biktima na si Christine Avila ay isang grade 12 student dito sa Pasig campus ng Arellano University. Na kung saan ay masaya sana siya dahil nabili niya na ang kanyang pangarap na uniforme. Yung nga lang, hindi niya na ito magagamit dahil nabiktima siya ng isang kahindik-hindik na krimen. Nung mga madaling araw na, nagpaalam yung dalawa, which is yung ano yon, yung nakatira doon sa bahay. Kasi transient lang din yung babae dyan na nakatira eh. So umalis, naiwan tong suspect at saka yung victim. Nung pagbalik nila, nakita niya yung babae na parang walang malay at hubad yung pambaba. So ang pinapalagay nila na na-rape yung babae bago pinatay. Nang mamataan ang katawan ni Christine, wala na itong buhay. Pinatay siya gamit ng isang kutsilyo. Sa dami at tindi ng saksak na natanggap nito, naligo ito sa kanyang sariling dugo at lumuwa palabas sa tagiliran niya
ang bitwukan nito. At ang masaklap pa rito, nakatakas ang sospek na kinilalang si Khalid Sharif, isang 21 anyos na mula pa sa Lanao del Sur. Tinignan namin na yung sospek pala ay isang Muslim brother. Kaya agad kaming nakipag-coordinate sa mga Muslim leaders, no? Dito sa Kainta at saka sa mundo sa Taytay. Na-confirm ka itong suspect na taga roon niya sa Taytay, no? Kaya lang, nung inoperate na namin doon, ay hindi naman namin nadatnan. Instinct ng isang criminal na pagka nakagawa ng krimen ay siyempre hindi babalik doon sa lugar na kanyang pinanggalingan. Madalit sabi, tumakas. Pero ang istasyon po natin, yung opisina po natin ay hindi tumigil sa paghanap sa kanya. Dapat panagutan niya yung krimen na ginawa niya sa amin. Ayon rin kay Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero, OIC ng Kainta MPS, na patuloyan ang manhunt operation kay Khalid. Sa ngayon ay sinisikap na ng kapulisan ng Kainta na maisaayos ang preparasyon sa pagbababa ng warrant of arrest upang mas mapabilis ang paghahanap sa sospek. Panawagan naman ng nakatatandang kapatid ni Christine na sumuko na ang pumatay sa kanyang kapatid upang makamit na nila ang katarungan. Josh De La Cruz, Bravo News, Rizal.